In total po, yung ating na-income is 136,000 around June, July, August. Kasi sa September, hindi ko pa nga natanggap yung sahod. So, sasabihin ko rin yan kung magkano yun yung hindi ko natanggap. So, sa tatlong buwan na yan, nakapaglikom ko tayo ng 136,000 po. Guys, it's me again. I'm Lucky Spark and I'm back again for another YouTube vlog po. So, sa vlog na ito ay pag-uusapan po natin kung paano ko po na-resolve ang issue ng hindi ko po makuha-kuha na YouTube sahod. Kasi AdSense check po yung ginamit ko po. So, yung next naman ay pag-uusapan natin kung magkano na talaga yung aking YouTube sahod na kinikita buwan-buwan. At pag-uusapan din po natin kung ano po yung ating future plan sa ating ubasan at sa aking life po. So, sa mga interested po, please watch this whole video po. So, I'm sure meron kayong matutunan, lalo na sa mga aspiring na YouTubers na kagaya ko po na nagsisimula pa lamang po, maliliit na mga YouTuber. So, kung maka-encounter kayo ng ganitong problema po, so, magkakaroon na po kayo ng ideya kung paano po i-resolve ang ganitong issue po. Okay guys, so magsimula po tayo kung paano ko po na-resolve ang issue ng Google AdSense na hindi naibigay yung aking payment or yung sahod ko po within 2 months po. So, hindi po nila naipadala yung sahod ko po. So, medyo na gipit pa ako na time na yon kasi expected ko na dadating yung sahod ko tapos may pagkasla ako nung nag-birthday ako. So, hindi siya dumating kaya medyo kinapos ako ng budget kasi nga yung mga past na sahod ko po ay in-invest ko po sa ating ubusan, sa ubasan natin na Grapes Farm. At meron naman po napupuntahan yung aking kinikita sa YouTube at sa pagsusuporta nyo sa panonood sa aking mga videos. So, meron naman pong napuntahan. So, good thing na lang po. At maraming salamat dahil sinuportahan nyo talaga ako sa pag-YouTube ko at sa aking mga product dito sa aking merchandise na Lucky Spark Vineyard po. So, ang nangyari guys, kasi nung around September po ay nagkukuti-kuti ako sa mga, anong tawag ba yun? Sa web, sa AdSense page ko po. So, meron akong na-click na kung saan na ipapadala ng AdSense ng bayad sa pamamagitan ng cheque. So, ang naging problema lang po dun guys ay hindi pala valid ang Pilipinas na ano, magpapadala sila ng cheque. So, yun, ako parang nangamba kung matatanggap ko ba yung sahod, paano ko siya makuha sa panibagong paraan. Nag-research ako at nalaman ko tuloy na maghintay ka pala ng 60 days bago mo siya makuha ulit or mag-reissue sila. So, papakita ko naman mamaya yan sa aking page kung paano ka mag-click ng reissue. Kung paano mo i-click na mag-reissue ka sa AdSense para maibigay ulit yung YouTube sahod mo. So, yung next na pag-uusapan naman natin guys ay kung magkano na po yung aking YouTube sahod po. So, nagsimula ako way back, October last 2019 or sa 2019 ako nag-start. So, medyo mahirap talaga ang pag-YouTube guys kasi nga, di ba, dapat magkaroon ka ng 1,000 subs tapos dapat magkaroon ka ng 4,000 watch hours na may manood sa'yo within 1 year. So, napakahirap kasi alam mo, hindi po tayo sikat na personality at kahirap po magkaroon ng 1,000 na magsusubscribe sa'yo lalo na hindi mo talaga mapilit ang isang tao na mag-watch sa mga video mo. So, ayun, pinalag naman po tayo dahil nga sa ating content na pag-uubas. So, malaking tulong po yun sa yung pagsuportan nyo po sa akin. So, maraming salamat guys at malaking ano po, malaking bagay po yun yung panonood nyo po sa aking mga video. So, ito na, sasabihin ko na po guys kung magkano talaga yung kinita ko within the past around June, July, and August po. So, sasabihin ko rin po kung magkano siya sa kinikita ko sa merchandise ko na page yung sa YouTube ko at kung magkano rin po yung kinikita ko dito sa aking YouTube sahod lang talaga sa mga ads. So, isasabi ko rin po sa inyo ngayon. So ngayon guys, sasabihin ko na po sa inyo kung magkano talaga yung kinikita ko sa YouTube at hindi naman po ito sa pagmamayabang guys kasi kunti lang naman talaga yung sahod ko kung kumpara mo talaga sa pagiging seaman po on board. So napakalaking ano po, difference po talaga. Ang maganda lang sa YouTube kasi every month talaga, every day ay may nakikita ka talagang gain sa pag-vlog mo. So yun lang talaga yung
feel ko na advantage kapag nag-YouTube ka na monetize na yung account mo. Okay, so sasabihin ko na guys, yung aking sahod within June, July, August, and September, ang total po na sahod ko ay around 136,000 pesos po. Yes, yung tatlong buwan na yan, dyan nag-boom yung aking mga vlog about sa grapes. At dyan din po nag-boom yung aking business na Lucky Spark Vineyard po. Yung sa aking mga merchandise na binibenta online. So yan po, within 3 months ay nakapag-save po tayo ng 136,000 pesos. So sa mga magtatanong naman kung ano ko yun hinandol yung ganyan kalaki na pera, kung saan ko yan inallocate, ganyan, ay sasabihin ko rin pagkatapos ng video na ito. So mamaya po. So dapat tapusin niyo po ang panonood ng video na ito para ma-inspire po kayo kung paano talaga i-handle yung pera natin, savings lalo na sa mga kabataan. So huwag po tayong gasto ng gasto. Dapat po tayo mag-save, mag-invest po para po sa future ay meron tayong maigasto po. So yung nasabi ko na 136,000 ay estimate ko lamang po based sa aking natatanggap sa YouTube at sa aking merchandise po. Kasi yung standard talaga na sahod ko sa YouTube is 7,000 a month or nasa 4 to 7 or 8 or 9, ganyan po. So nakadepende po talaga yan sa views na nakukuha ko guys. Yan po yung ano sa ads ko lamang po yan. So doon ako medyo naging swerte dito sa aking merchandise kasi marami talagang nagsabi na effective daw yung product at meron din pong nasasabi na maganda yung quality na naipoproduce natin sa kanila po. So in total po, yung ating na-income is 136,000 around June, July, August. Kasi sa September, hindi ko pa nga natanggap yung sahod. So, sasabihin ko rin yan kung magkano yun yung hindi ko natanggap. So, sa tatlong buwan na yan, nakapaglikom po tayo ng 136,000 po. So, yung pag-budgeted ko, sa pag-budget ko naman ay nag-allocate ako ng pera na para sa grapes farm. Kasi dati, hindi ko pa naipatayo yung ano, yung mabasan talaga yung parang landscape na talaga na masasabi mo na vineyard na siya. So wala pa yan dati. So kaya binadjetan ko yan ng around mga 40,000. Kasama na dyan yung mga pinurchase ko ng mga rare grapes. So around 30 seedlings po na pinurchase ko. So mga mamahalin po yun, mga rare grapes. At iba-ibang mga product din po na inano ko yung mga fertilizer. Mga organic fertilizer. So nag-invest din po ako, nagbumili ako para dyan sa farm ko po para nga mas healthy din ang ating ubas. So yun yung estimate ko na gasto lahat-lahat is mga 40,000 around siguro sa labor, kasali na din mga labor sa mga bata, naghakot ng lupa, ganyan. So around mga 40,000 na rin. So yung na remaining na yung 60,000 naman ay sinave ko po siya, ininvest ko po sa isang bagay po na sasabihin ko din soon. So, in-invest ko yung 60,000 ko sa dito para everyday may kinikita ko or pang long term na investment po para pagdating ng panahon kung sakali na ano pala rin ay malaki yung balik sa akin na pera po. So, yung remaining naman na 20,000 kasi 40 o mga ganun, around 20 to 30,000. So, by estimate lang po natin ay nagasto ko po yun sa pagkain, sa pagbili ng mga damit, sa pagpunta ko dito sa Manila, sa mga allowance ko po. So yun po talaga yung aking pera na nalikom within 3 months. So malaking bagay na po yun guys, na tulong niyo po sa akin. Kasi alam niyo po na wala po talaga ako, or hindi pa po ako nakabalik sampa sa barko. So wala talaga akong any source of income, except lang sa pag-YouTube. So pinalad naman po tayo dahil nga po, tinulungan tayo ng Diyos at sa inyo po na walang sawang sumuporta po sa aking YouTube po. So ayun po, inspire ko po kayo na ganun po talaga kalaki yung kinikita sa pag-YouTube po pag nagsumika po ang isang tao po. So ulitin ko guys, so dito po tayo sa Taguig po. So dito po tayo sa 4th floor sa pinapaupahan na room ng aking uncle po, kapatid ng aking mama. So dito tayo naka-stay. So yung next naman na topic is ano yung mga future updates sa ating umasan po. At kung bakit ako sasampa ulit sa barko kung makasampa man ulit. So yung purpose naman kung bakit ako gustong sumampa ay para po makapag-capital po tayo sa ating dream vineyard. Kasi nga po parang halo pa lang po siya, meron ng mga tanim, meron ng trellis, pero parang may kulang po, parang need ko pa siya i-upgrade para matawag siya na
agritourism na business po. So, mayrami pa akong i-adjust or pagandahin po sa aking upasan. Kaya need ko po ng capital at siyempre naman, pag nag-business ka, dapat sarili mong sikap para kapag sarili mong sikap kasi guys, yung pera na ginagamit mo sa pagbibusiness, siseryosuhin mo kasi yan. Siseryosuhin mo yan na pagtatrabaho kasi alam mo kung gano'ng kahirap kinikita yung pera sa pagbabarko guys. Kaya hindi mo siya pwedeng aksayan na okay, bahala na lang yan kapag malugi yung business. No, hindi po. Kapag yun nga sabi ko, kapag pinaghirapan mo yung isang pera ay malaki po yung value para sa isang nagtatrabaho po. Kaya yan po yung gusto ko na ako muna yung magkapital sa aking ubasan tsaka na po magtatanggap ng mga investor. So marami naman pong nag-alok nung sila daw magkakapital sa mga ganitong project ganyan. Pwede naman po yan, pero yung inaano ko lang ay dapat magsarili din ako para may pakita ko talaga na kung paano ako nag-handle ng isang business po. So yun po yung gusto kong mapatunayan sa aking mga investor bago ako tatanggapin yung mga alok nila po. So yun nga sa sinabi ko guys, plain lang po ng video ito. Walang ka-itchos-itchos. Dito lang po tayo sa labas ng aking room. So yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag may passion po kayo sa isang bagay, huwag nyo po yung tigilan or dahil dinidiscriminate kayo ng iba sa mga kapamilya nyo na hindi kayo mag-success sa mga ganyang bagay, ay huwag nyo po yung pakinggan. Ang pakinggan nyo po yung sarili nyo po at manalig po kayo sa Panginoon na kaya-kaya nyo pong abutin ang isang bagay kapag may tulong po sa Panginoon natin na nasa itaas po. So maraming salamat sa panonood sa aking video guys at mag-update pa po ako soon sa aking mga life vlog dito sa Taguig City po. So lalo na po mayroon akong ipaano sa inyo na bagong bibilhin sa ating mga babies sa ating pagbablog. Kasi nga, yun, i-announce ko rin yan soon. So maraming salamat sa panonood sa aking video at I hope ay na-inspire kayo sa aking kaunting share na kwento sa inyo. At maraming salamat guys and God bless po sa ating lahat. Thank you and goodbye.